for coming to our class. And I do hope that you have read already the financial statement and the audit, of course. Okay, so we're going to have our discussion. Please feel free to raise your question. Good morning, Hara. Feel free to raise your question as we go on with our discussion. Okay? Pwede ka lang mag-excuse me, ma'am. Okay? Sige. So, we're now going to have our... Teka lang. Hindi pa siya pwedeng gawing ganun. Ay! Bukang ganyan. Sige. So this one covers the introduction to financial audit, purpose, and overall all of those things. And what are the things that we consider when we do financial statement audit? I think last time when we had our classes, I already made mention that the focus of our audit is financial statement audit. Okay? So, you are supposed to be required to pass the CPA board exam. It's a basic requirement. Okay? So, financial statement, as you should, as you have know, these are the assertion of the management. So, their assertion are in a structured representation, which is basically comprised a balance sheet, income statement, cash flow, and changes, statement of changes in equity. If the company is required to prepare other comprehensive income, well, part and parcel that is part already, I mean, that is already inclusive of the income statement. Do you hear me? Yes, ma'am. Do I come in clear to you? Okay. So, you know that one already. Objective of financial statement. Why do we have to prepare financial statement? Just to remember, it's more on the quantitative information. Okay? For economic decision. Okay. So, what are the financial statements showing us? You know this one, huh? Asset. So I think by this time, you know already how to define asset. Tama ba ako? Liabilities, equity, income, and other things. Okay? Kaya sinabi ko sa inyo, essentially, when you do financial statement audit, we only go for the balance sheet, income statement, statement of changes in owner's equity, and cash flows. Okay? Ma'am, how about the notes? Well, kasama naman yung notes doon. How did you arrive with the cash? How did you arrive with receivable? How did you compute for revenues and under disclosure requirement? Okay, kasama yun siya. Pero ang pinaka-focus talaga natin, okay, ay ito. But then, of course, required ang disclosure. Okay. So, when we go back to your financial statement, you have this value, no, that you are going to you what you can get from the financial statement. Diba meron yung feedback, predictive value, timeliness. Can you still remember that those things? I do hope you remember them. Okay. Financial statement actually, among others, would give you the idea on how you are going to go through from here. Okay, except ngayon, kung ikaw yung ano, ikaw yung accountant, hindi ka magkaroon ng prediction kasi nga dahil sa pandemic. Tama, no? Parang last year sales nyo increasing, biglang nag-close. So, hindi mo yun na-foresee kasi basically hindi mo naman alam na biglang magkaroon ng pandemic. Okay. Sa inyo na yan, ha? Hindi ko na i-discuss. Okay. These are the things na interesado, ito yung particular, okay? Ito yung mga particular thing na interesado yung user sa financial statement natin. Teka lang, na-upload ko ba ito sa klase natin? Yes, ma'am. Okay.
So, at least nakita na. Oh, sige. So, if you are an investor, your interest actually is on the value of the shares. Okay? So, if you are going to see the stockholders' equity, dun mo makikita kung i-hold, ibenta mo na yung shares of stocks, or bibili ka o hindi ka bibili ng shares of stocks. Okay? Pag creditor ka naman, una-una, titingnan mo, makabayad ba ito? O hindi ito makabayad? Yun yung interest nila eh. Okay? Kung employee ka, naghahanap ka pala ng trabaho, hindi ko sure ha kung gagawin mo ito kung naghahanap ka pala ng trabaho. Kung naghahanap ka ng trabaho, kasi parang masyado ata ang mataas ang tingin natin pag CPA tayo, huwag kayo mag-expect na mataas ang sahod. Okay? Ang range pa rin ng sahod ninyo nasa 15,000. So, hindi pa kayo ganito ka-interesado. But if you are looking forward of remaining in a company, titingnan mo na ngayon kung masustain niya ba. Anong future mo? So, yun yung concern mo as an employee doon sa company na pinagtatrabahuan mo. Okay? So, among others. So, business contact, well, depende kung anong business meron kayo. So, yun yung titingnan mo sa financial statement. But usually kasi, pag mga external ganyan, ang pinaka-concern doon is, makabayad ba ito o hindi? Pagpautang ba ako o hindi? Okay? Kasi pag hindi, well, hindi ka naman siguro ganun kabaliw na bigla ka magpautang. Tama, no? Yes. Government, ito na. Siguro, hindi ko na kailangan sabihin. Di ba, ABS-CBN, very particular sila sa financial statement. Ganito kalaki yung revenue, bakit ganito lang? Oh, yan yung concern ng gobyerno. Kailan niya magiging concern ng gobyerno? Well, when you are going to pay for taxes, when you are going to pay for any dues, okay, that you ought to pay the government. At saka, ang government, ang isa pa dyan is regulation. So, kung SEC, they're very particular who owns. So, dapat nandoon yan siya sa financial statement. Nandoon siya sa disclosure. It should be stated in the stockholders' equity section. Okay? Ang public, kung pakialamera tayo, yun. Pero kung hindi, wala lang. Di ba, no? Kailan niyo ba pinaka-interesan ang financial statement ng mga public entities, ng mga public companies? Di ba, pag meron ng requirement sa FinMan, pag wala, wala din. Tama? Pakialam nyo. Oh, bakit? Nakikialam ba kayo kung sinong pinakamayamang tao ngayon at magkano utang nila? Di ba, you don't? No. Oh, maliban kung ikaw ay si, ano, hindi ko na sasabihin. Baka ma-disclosure naman ako kung may sinabi ako. Okay? Sige. So, this is the overview of the audit objective. Sige daw, paano nyo yan naiintindihan? Overview of audit objective. Sige daw, paano nyo yan naiintindihan? Pwede kayong uminom ng tubig ha pag nagkaklase tayo. Ang wag nyo lang talagang gawain sa harap ako yung magkain-kain kayo. Wag, yun lang. Medyo tago-tago din tayo sa camera pag magkain-kain. Ano yung naiintindihan yan? That's the objective of financial audit. This is the overview of the audit objective. Di ba sinabi ko ito sa inyo? Ang mag-hire ng auditor is the board of directors. It's not the president of the company. Bakit? Para mawalan tayo ng, I mean, sino ba i-audit? Di ba i-audit yung management? Sino ba yung management? Di ba yung president down? The policy making body is the BOD. Tama? Ang nagpapa-implement nun, tawag natin sa kanila manager, ang president down. So, you will not be hired by the president. You will be hired by the chairman of the board. Okay? You will be directly reporting to the board of directors. But I think at a certain point, magkaroon kayo ng confusion nito later pag nagtrabaho na kayo kasi you will be directly talking to the management.
Of course, you will be talking to the management because of some question na sila lang yung makasagot. Okay, like may sagot, may tanong ka about a certain transaction. Sino mo makasagot nun, di ba? Directors. So, ay, directors, yung mga management portion. So, say kanila. Pero yung mag-hire sa'yo is BOD. Pag meron ka mga findings, ma'am, diretso ako sa BOD, hindi. Pag may findings ka, you settle it first with the management. Okay? If it could not be settled between you and the management, you go to directors. Okay. Siguro narinig nyo na sa ethics, if you have already your ethics. I am sorry, I am not that familiar with your subjects today. Sa ethics, sa governance, sa good governance, part ng ano ng board of directors is dapat meron silang audit committee. Okay, so doon kayo sa audit committee. Dati kasi, dati, walang mga qualification sa BOD talaga. Okay, what do you mean by walang qualification? Pag meron kang shares of stocks, pag ikaw yung naboto, ikaw yung pinakamalaking pagmamayari, automatically, you become part of the BOD. Okay? Kasi iboto mo lahat ng shares of stocks sa sarili mo. So, part, may seat ka na ngayon sa board. Okay, ngayon, meron ng bagong ano yung SEC. Dapat may certain qualification as qualification ng BOD. So, dapat meron sa kanila doon may alam sa finance, dapat may alam sa kanila yung mga ganun. Ganun ang mga criteria. So, yung may alam sa finance at yung may mga background sa business at saka sa accounting, yun yung member ng audit committee. So, ikaw as an external auditor, you report to them. If you are an internal auditor, technically, you are directly under the audit committee as well to give you the independence. Kasi kung sa president ka magre-report, president magdi-determine ang sahod mo, kung magkano rate mo, do you think magiging objective ka? Do you think masasabi mo lahat ng gusto mong sabihin kung doon ka sa president magpunta? Di ba hindi, no? Hindi mo masasabi yun kasi matatakot ka. Matatakot ka na hindi ka swelduhan na maayos. Okay. Now, so, yun yung ano, yun yung the director hires you. Tapos, ito mga directors na ito, actually, tingnan mo. Yung arrow is papunta, ang arrow is may direct responsibility yung shareholders. Direct responsible ang directors natin sa shareholders. Bakit? Kasi sa kanila pinagkatiwala yung pera nila. Yes. Okay? Diba meron yan sa FinMan? Directors accountable. It's the responsibility of the management to make the shareholders wealthy. Okay. At mag-check yun kung tama yung mga pinagkagawa nila is the auditor. Okay? So, ibig sabihin, ikot-ikot yung relationship na yan. But, as you can see, as an auditor, we have a responsibility sa shareholders and we have responsibility to the directors or the management. Okay? And we should be fair to both of them. Okay. Later, when we are going to prepare the financials, the auditor's report, you are going to address the report to the shareholder. Bakit? Because I made an emphasis last time, our direct responsibility is not on the management. It's the shareholders. It's the external user. Kasi ang pinakatrabaho natin, tayo yung magbibigay sa kanila ng assurance na yung financial statement ay fairly stated. Maliwanag ba? O, paano natin nagagawa yun? Paano natin nasasabi sa kanila that the financial statement is fairly stated? Okay? By gathering enough appropriate evidence stating, pointing that the financial statement is fairly stated. Okay? Ito. Benefits of an audit. It's yours. Ito. Yung nauna, obvious yun, no? Ano may yung mga benefit ng audit sa part ng management?
Okay. Pag ikaw yung auditor, di ba, we are going to make an evaluation on the internal control. May idea kayo kung anong internal control? Internal control. Do you have any idea what's an internal control? Wala. Walang may idea kung anong internal control. Pakitaas ng kamay. Wala. 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 Bakit? Okay. Alam ninyo itong internal control eh. Paano ma'am? Ano yung internal control? Part ng control. Ito example ah. Pag hindi ka exigente, pwede managerial control. Pero pag sinabi natin internal control, kabuuan yun. Yung buo operational. Okay. Policy. Okay. Na hindi lahat nakakapasok sa NDU. Okay? Hindi lahat pwedeng gumala-gala sa NDU. That is a control. Paano? Safeguarding of asset. Kasi kung lahat pwedeng pumasok dito sa NDU, okay? So we will be susceptible to theft. Tama? Oh, kasi di ba yung mga classroom natin open. Oh, baka pagbalik natin wala tayong upuan. Yung mga office minsan iniiwan sa open. Okay. That's a control. Oh, so paano ang ginagawa na nakakapasok tayo? Kaya nga ni meron tayong tinatawag na no ID, no entry. Tama? Tapos inaaway niyo yung guard. Pag hindi kayo pinapasok na walang ID, internal control ang tawag dun. Oh. Meron din bang mga internal control sa finances? Yes. Okay. Kailangan valid yung babayaran. Okay? Paano naging valid yung babayaran? Dapat existing yung supplier, dapat nakapagpadala talaga siya ng supplies, dapat, I mean, meron talagang kinuha sa kanyang merchandise and we're supposed to pay. Okay? Naririnig niyo ako? Okay ba? Okay. Ngayon, yun yung mga tinatawag nating control. Pag ikaw auditor, nakita mo na may mga loophole yun, sasabihin mo yun sa management. Pwede nyo pa itong i-improve. Pwede pa itong magawa ng paraan. Pwede pa itong gawin ganito. Okay? Yan yung isa sa benefit ng audit. Okay? Oh. Maliban pa ha sa magsabi ka na the financial statement is fairly stated, ganyan-ganyan. Isa ito siya. Kasi magsabi man yung auditor, baka pwede nyong gawin yung ganito. Yun yung mga result. Isa sa mga result na tinitingnan natin sa audit. Kaya ang tawag natin doon, that is a value added. Okay? Para ma-enhance, mas maganda yung operations ng business. Ma'am, sino mag-benefit doon? Yung auditor? Honestly, both. Okay? Ma'am, paano mag-benefit doon yung company? Well, if the company will be more effective now and may be more efficient, di ba mas maganda yung trabaho nila? Tama? Mas kapanipaniwala, mas reliable yung kanilang mga reports. On the part of the auditor, pag nai-in-place lahat ng control, mas madali yung trabaho natin. Bakit ma'am? Kung okay yung financial, yung control nila, hindi mo na mag-test ng sandamakmak. Hindi mo na kailangan mag-test ng sandamakmak. Okay, okay na konti lang and it's a good. And it's a go already. Okay? O, yan yung tinatawag nating mga value added. O, sino nag-benefit ng auditor? Lahat. As in, ma'am? Oh, yes. Kaya nga nagtataka ako bakit. Bakit yung PhilHealth nakalusot na meron silang auditor? O sino yung auditor doon? Government auditor, state auditor. Kung kayo susunod, kayo yung makukuha, alam nyo na. Okay. The process.
The entire audit process is technically, meron tayong process ha, meron process. Okay, and this process is based on judgment. Judgment call, ang tawag namin dito professional call. Kaya nga hindi pwede lahat maging auditor kasi itong professional judgment, hindi ito na-acquire sa libro. Na-acquire ito sa experience. Okay, you are going to have the call if you do have the experience. Your professional skepticism, okay, will be developed through experience. Wala kasing question whether you know the process. Okay, you know the process is not a question because you already passed the CPA board exam. That is presumed to be, alam mo na. Kaya ngayon, pag CPA ka, bride ka, given yun. Kasi lahat ng ito dapat alam mo na. Pagpasok mo actually sa company, in fairness ha, umasok ako ng, I have one, two, tatlong company na pasukan. Hindi, dalawa lang pala. Dalawa. Yung iba mga ano na yun. Ang presumption pagpasok, alam mo na yan kasi CPA ka. Given yun. Kasi pumasa ka nga ng board exam. Pero yung judgment call, okay, hindi mo yan nakukuha sa libro. No, hindi namin yan maituturo sa inyo. Kahit magtambling-tambling pa ako dito, hindi ko kayo matuhuan ng professional judgment and skepticism. Kasi it would actually be based on your perception. And perception is based on experience. Kaya nga ni kailangan natin ng 3 years meaningful experience and you should know the technical know-how before you are going to do an audit. Okay? Ma'am, ano yung mga judgment na gagawin namin? Well, you're going to judge on a particular evidence that you're going to take. Ikaw actually mag-judge if it is appropriate evidence or not. Ikaw rin ang mag-judge kung tama na ba yung evidence na nakuha mo o hindi. Ikaw rin kung mag-judge kung acceptable ba yung ginagawa nilang practice o hindi. O, paano mo yan eh? Ano? Kung wala kang experience. So, kailangan dito ang experience. Ito yung mga experience na hindi nyo ikinahihiya. Yung mga nakagets, alam na this. Yung mga wala, huwag nyo akong tanungin. Kasi bawal. Okay. So what is the basic inherent limitation of an audit? Parati ko sinasabi ito. It's not 100% accurate. Audit, it's just more or less. Materially, it's okay. Okay, bakit? Kasi diba, we had judgment call. Oh, that's an estimate. An estimate can never be 100% accurate. Okay? Lalapit ka doon. Pero kung you have the good perception, ang judgment mo actually is more or less lalapit doon kung ano yung 100%. Kasi hindi tama yung judgment call mo kung ito yun, tapos yung call mo na dito. Okay, patay tayo dyan. Hindi ko alam kung ano judgment yung ginawa mo. Or, nandito yung standard, ito yung dapat, tapos nandito ka. Di ba ma'am, mas maganda yung kanandung ka sa taas? Guro. Hindi rin. Kaya nga parati kong sinasabi sa cash. Pag pinag-uusapan kasi ang cash, ma'am, ano mas maganda? Cash shortage or cash over? Walang maganda dun. Mapa-over man yan o mapa-short man yan, may mali sa ginawa mo. Pareho yung indicator na may nangyayaring hindi maganda sa company, na may ginagawang hindi maganda yung cashier. Maniwala kayo sa akin, ma'am, bakit nag-over? Kasi nataranta siya, nilagyan niya ng karaming pera kaya mag-audit ka na. O di ba cash count over? So anong ibig sabihin nun? O pag short naman, mabuti lang kung meron ka lang resibong nawala, hindi mo nasama.
Eh kung short-short talaga. Ma'am, pwede ko bang isipin na ginamit niya? Pwede, pero huwag mong sabihin. Okay? Huwag din sabihin mo na ninakaw niya. Yun yung skepticism. Hindi ka na-accuse. Okay? Wala kang, pero meron kang ine-explore. Ma'am, pwede na ba kami dito mag-over-analyze yung ginagawa namin tuwing quiz? Ito, namamaster nyo ito eh. Yung by may exam, yung ino-over-analyze niyo yung mga bagay-bagay, huwag din, kasi pag mag-over-analyze kayo, instead na ganito lang yung gawin nyo, ginagawa nyo ganyan. Na-stress din yun. Pero as to safe ka, kasi more or less tama yung ginawa mo, okay na lang. At least yun, safe ka. Ang nawala lang sa'yo doon, you're overworked. Okay? Pero kung halimbawa short, yung ano mo, the tendency is mali yung masasabi mong opinion doon sa financial statement. Okay? Ito. Subjective decision or degree of uncertainty. Ito yung mga cost ng limitations ng audit. Ma'am, bakit subjective? Di ba sabi mo objective? Di ba tao ka? Kaya nga ni as much as possible, iniiwasan natin na merong kang relationship doon sa i-audit mo. Kasi pag meron ng relationship existing doon sa i-audit mo, hindi ka magiging objective. Magiging subjective ka. Okay? Ma'am, naranasan mo na ba yan? Sa audit, hindi pa. Kasi I made sure that if I'm going to have a client, I don't have any existing relationship. Okay? We just then know each other professionally. Okay? Ma'am, sa klase, nagiging subjective ka ba? Sometimes. Okay? Kaya nga, iniiwasan ko. Kasi may feelings din naman kami. Tapos araw-araw namin kayo nakikita. Okay? Kaya nga, iniiwasan ko kayo maging friends sa Facebook. Kasi yun yung cause ng trouble ko sometimes. Yung nakikita ko, yung mga activities ninyo, and I am becoming partial now on the way I see you. Okay? Ma'am, naging subjective ka rin ba sa pagbigay sa amin ng quiz? Kaya nga, ang ginagawa ko, ginaprepare ko na yung quiz ninyo ahead of time para kahit magalit man ako, hindi magkaroon ng bias dun sa quiz. You see the wisdom? Kaya nga, ayaw nating magkaroon ng personal relationship para ma-minimize natin yung inherent limitation. Inherent limitations of an audit cannot be eliminated 100%. But you can minimize this by doing some precautionary measures. Okay? Kaya yung mga nag-friend request sa akin na hanggang ngayon hindi ko tinatanggap, huwag kayong ma-hurt. Okay? Ang reason talaga doon is yun. Okay? And I don't invite my students coming to our house. Bakit? That would create actually a personal bond. And I don't go out also with students. I am trying to limit my interaction with you. When you graduate, by the time that I am sure that you will not be under my class, then we can be friends. Okay? Dahil yan dito, hindi lang nangyayari yun sa audit, kahit na anong professional work. So you limit your interaction. Okay. Fraud. We had this one before. Okay? In audit, again, hindi natin primary responsibility ang fraud. However, if we religiously do our job, we can uncover fraud. Okay? So indirect yung responsibility natin sa fraud. Kaya gani, kahit na, di ba wala pa kayo narinig na case na involve yung financial statement or tax evasion, di ba may mga ganon, hindi nakukulong yung CPA? Tama no? May narinig na kayo? Wala pa. Wala kayong naririnig noon. Kasi nga, ang responsibility natin is
is it done in accordance with GAAP? And it's just actually documents piece. If the documents is okay, then it's okay. However, if you are going to do forensic audit, patay ka pag hindi mo nakita yung fraud. Okay? Ngayon, kung hindi natin makita yung fraud, you will be accused with negligence. Okay? Bakit? Bakit hindi mo nakita kung nag-audit ka na maayos? Kasi sa experience lang, isang tingin pa lang ng documents, malalaman mong something is wrong. Maniwala kayo sa amin. Kahit sa inyo, malalaman namin something is wrong. Yung mag-quiz, tapos feel namin may nag-cheat, makita namin yan evidence-based. May feeling yan. Experience tawag dun. You are really going to uncover things if you are really going to do a good job. Okay? Recordance, you didn't know. Ayan. Okay? So this is the stages or phases of audit. First, we're going to do the planning. Next, we're going to have the risk assessment. And then we are going to strategize and plan. Ano yung planning, ma'am? Iba pa yun sa plan doon? Yes, ang planning dyan is the audit per se. Okay? And then the next stage is you are going to gather the evidence and you are going to finalize now your report. Aliwanag? Planning. Yan na. Formal acceptance of the client, verifying compliance with, blah, 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 blah. Okay. Sa planning, naalala yung sinabi ko sa inyo last meeting? Do not associate yourself with a client na merong masamang reputation. Okay? And that is on the planning stage. So sa planning stage pa lang, pag meron kayong initial na napag-uusap, you do a background checking on your client. Okay? Doon ka na rin maghanap ng meron ba kayong SEC, meron ba kayong building business permit, meron ba kayong DTI registration, meron ba kayong BIR registration, meron etc., etc., etc. Ma'am, pag meron na yung lahat, then more or less, you create now your audit team. Okay? And then you do your initial assessment of the internal control. Bakit? Para malaman mo kung anong gagawin nyo later. Okay. Now, for the risk assessment, you are now going to have the assessment on the risk. Anong risk ba ito pinag-uusapan natin? Ang risk na pinag-uusapan natin dito is magkamali ka na bigay ng opinion or magkamali ka na gagawin. Dalawa ha? Dalawa, alpha at saka beta risk ang assessment natin dito. Yung alpha risk, okay, you are going to overestimate. You are, tawag yan, para ganing na-magnify mo ng mabuti, ng hindi tama yung assessment mo dun sa business, na maganda naman sana yung internal control nila, kaso feeling mo mali. Hindi maganda. So, ang ginawa mo, ang dami mong ginawa procedure. Kaya yun yung alpha risk. Yun yung unang assessment, yun yung unang risk na kailangan mo i-assess. Ito yung pinakamasakit na risk, na magkamali ka na bigay ng audit opinion. Okay. So, paano nyo siya initially ma-assess? Unang-una, dapat, pag ikaw auditor, may background ka dun sa business. What do you mean by that, ma'am? Halimbawa, ang kliyente mo is may nasa mining industry. Anong alam mo sa mining? Yun yung una mong tanungin. May alam ba ako sa mining? Ma'am, paano pag wala? Tanggihan ko na yung kliyente? Hindi! Maghanap ka ng kasama na may alam sa mining.
Ma'am, bakit ko pakikailaman yung industry na financial statement lang naman ang meron ako dapat? Well, hindi mo malalaman kung tama yung pinaglalagay nila sa financial statement kung wala kang background sa business. Tama ba ako? Hmm. So kung halimbawa wala kang alam, okay? Pinag-iisipan mo pa lang, ang gawain mo, you acquire knowledge. Okay? You study the type of business so that you can cope with the demand of your audit. Kasama na dyan yung industry at saka yung environment ng business mismo. Para alam mo kung anong gagawin, alam mo kung itatanong, para pagdating doon, hindi ka aanga-anga. That would minimize the risk. And technically, that's part of the risk assessment. Okay? Ayan pa, oh. Ito yung sinabi ko kanina sa inyo. Maliit lang man sana, kaso nagkamali ka, i-magnify mo siya. Oh. Ginagawa niyo to parati. Madali lang yung quiz. Diba? Nagsabi si ma'am, di ba nag-risk assessment kayo pag may quiz? Umamin kayo sa akin. Di ba meron kayong pre-judge, pre-assessment, I should say. Sa type ng quiz na ibibigay, depende kung sino mabigay ng quiz. Tama? Iba yung expectation ninyo pag si, halimbawa, ako ang magbigay ng quiz. Tapos, iba rin ang expectation ninyo pag si Sir CJ ang magbigay ng quiz. Meron kayong ibang expectation pag si Ma'am Mena ang magbigay ng quiz. Or si Ma'am Perwella ang magbigay ng quiz. Diba meron kayong mga, pag ako ang nagbigay ng quiz, ito, ano na ha? Pag ako ang nagbigay ng quiz, ha? Si Ma'am Mimi magpa-quiz bukas! Hindi na ako matulog! Tapos pag kinabukasan pala ang binigay kong quiz, 10 points multiple choice. Diba nabaliw kayo bigla? Grabe ka! Nag-prepare ako! Ito lang! Oh, bakit? Ano ba sinabi ko? Ang problema kasi siya, nagbigay na ako na ito yung bibigay ko. Kaso ayaw maniwala na yun lang ibigay ko. O, oh, eto ka na. Nagbigay si Mamena. Oh, mabait pa si Mamena. Tulog ako. Kinabukasan. Namatay na sa quiz ni Mamena. Bakit ganito? O, oh, yan yan. Yan ang ibig sabihin yan. That is also true to business. Yung mag-audit ka. Ah, okay. Chicken na yan. Ay, in fairness ha, ito aminin ko siya, chismis ito. Huwag niyo ipag-chismisan sa iba. Iba pinagawa kami ng ano? Pinagawa kami ng course pack. Yung summer. Yung course pack na napunta sa akin, nung binasa ko yung laman, ha! Madali lang ito. Alam ko ito lahat. Sa kaiisip ko na madali lang ito, alam ko ito lahat, hindi ko natapos. Kasi hindi ko pala alam lahat. Ayan yan. Yan yan siya. Yan yung risk assessment yun. Ah, okay. But if you do have the knowledge and you are going to have the experience, you are going to minimize actually yung degree. You are going to, I mean, be more effective and efficient sa mga gagawin ninyo if you do have the experience. Okay? Ayan. Sa inyo na yan. Plan. O, gagawa ka ng overall audit strategy and audit plan. Okay? Assess, i-incorporate mo na yung initial evaluation mo sa company. Ay, sabihin nun. If in the initial evaluation of the company, you're going to find out na hindi kagandahan yung reputation ng company, medyo you are going to make more. You are going to do more, as I say. Kasi kung yung management ng company merong masamang reputasyon, malamang yung financial statement nila, di rin kagandahan. Ha? Yun yung mga ganun, ha? If their internal control is not really good, okay, you are going to do more work para ma patunayan na yung financial statement nila is fairly stated.
Diyan yan papasok sa strategy and plan. Bakit nakaplano yun? Para maging efficient. Mama, na efficient. Hindi ko ulit-ulit, balik-balik. At least kasi kung nakita mo na siya, ito yung takbo ng audit namin, then well and good. Nakaplano siya lahat. At least kung halimbawa may mga mangyari, may meron kang fallback. Okay, kasi nakita mo na siya dun sa planning. Di ba karamihan sa inyo taga ano, no, na may student organization, di ba mas maganda pag may plan kaysa sa walang plan? Di ba, Jul? Tama, sa JPA? Kung wala kayong plano sa JPA, nangingi. Sa buong araw ng activity na yan, wala kayong gagawin kundi takbo dito, takbo doon, takbo dito, takbo balik-balik. May bibilhin sa super, ito lang bilhin. Pagbalik mo, meron naman palang bilhin. Kasi nga, hindi nyo na-detalye kung ano yung mga dapat i-prepare. Oh. So, hindi ka effective. Kasi buong araw, wala kayong ginawa kundi magtatabakbo. And that is also true to audit. Kasi wala kang plan. Yan na yan. Now, you gather the evidence. Paano yung gather yung evidence? Kukuha ka na ng amount, kukuha na ng sample ng voucher, titingnan mo na yung lahat. Titingnan mo yung libro, titingnan mo yung journal entry, titingnan yung resibo, titingnan yung lahat. And you are going to have confirmation from third party. Ano yung third party yan? Well, if you're going to know the current status of the company, cash balance, the best person to ask is the bank. Do not ask the management. The management will tell you we have 10 million. But then the bank will not tell you that they really have 10 million. If the bank would tell you also that they have 10 million, then it's good. Okay? Sige. Testing, control. Yan mo na yan. Kasi part yan sa internal control. Sige, kapuchin ko na lang ito. Ay, inyo na yan. Kasi dito tayo. Okay. Sige na lang, i-explain ko na lang. Meron tayong dalawang test na ginagawa. Ang unang test na ginagawa, this is part actually of the assessment. Ang unang test na ginagawa natin is control testing. Di ba sabi ko sa inyo kanina, pag maganda yung internal control, yung procedure na gagawin nyo ay mas kukunti. Okay? So the primary testing that we are going to do is control testing. Okay, gaano kaganda ang kanilang internal control? So paano ito siya? Example. Sabi sa procedure, sige, kayo tanungin ko pala. Paano ba yung voucher system? Sino pa makaalala ng voucher system? Excuse muna ha, kasi yung aircon nasa mukha ko na eh. Ibit lang. Kasi kahapon, sige, ko hatching-hatching. Mamaya hatching-hatching na naman ito. Siglit, later. Hello? Sige. Sino tawagin ko? Sino po naman nandito? Sino sa inyo makalala paano ginagawa ang voucher system? Hello? Kayo ba? Pinaglulukon niyo ako kasi nasa bahay niyo kayo. Sino? Voucher system. Hindi namin alam yun. Uy! May nanalaman kayong bank reconciliation? Hindi niyo alam mo ng voucher system? Anyone? Wala? Mamay, nagsalita na. Sino daw?
Sino yan? Si Mr. Bandingan? Nag-on ang mic niya. Sige daw, Mr. Bandingan. Hello? Hindi ako, ma'am. Ay, hindi ikaw? Sino? Sino? Sino yun? Oh, kagwapo-gwapo. Bakit ka naka-jacket lahat? Malamig dyan sa bahay niyo? Ako, ma'am, masama pakiram lang. Dapat ang jacket din pala ako para hoodie-hoodie tayo lahat. Uy, si Miss Nair, si Miss Now, nag-alis ang meeting. Wala na, walang may nakaalam. Hindi niyo na maalala ko ng voucher system? Ma'am, maalala ko lang sa voucher system, ma'am, kay yung before ang payment, ma'am, kay kailangan mo muna mag-fill out ng voucher. Tapos, no, kailangan mag-prepare ng voucher. Yes, saka ma'am. Gawa ng cheque. Saka, yes, ma'am. Saka ang disbursement okay. Ng cash. Sige. Ano pa? Wala kayo malala? Sige. Tapang fraud. May control number ang receipts. Yung voucher receipt, yes. Yes, Mr. Pancha, meron yun. Ganito yun. May proseso yung paggawa ng voucher. Okay. Dapat, i-prepare muna ng accounts payable clerk. Di ba tama, no? Accounts payable clerk. Kasi nandun sa kanya yung billing, nandun sa kanya yung PO, nandun sa kanya yung delivery receipt, etc., etc. So, those things actually are manifestation and evidence that we do have an existing liability. Tapos, gagawa siya ng voucher. Tapos, ipapa-approve niya. May mga certain human being mag-approve nun. Di ba sa AAS, meron yun sa disbursement? Tama na? Tapos, one copy goes to ganyan. One copy goes to ganito. Okay, that's a process. That is an internal control. Now, if you are an auditor, you are going to test whether this control really takes place. Okay? Kung nasusunod lahat ng procedure na yon, more or less, their internal control is good, then, konti na lang ang ite-test mo on disbursement. Konti na lang i-check mo later. Kasi di ba na-check naman nila, ilang tao silang mag-check. Yung mag-sign, yung mag-prepare ng ano, tapos nakapag-approve na yung payroll, iikot na naman siya sa panibagong process which is mag-prepare ng cheque, i-sign yung cheque, dalawang signatory, and then i-release yung cheque. Yes. Okay? So kung nagagawa yun ng maayos, ibig sabihin, okay. So ikaw as an external auditor, if you are going to establish that their internal control is okay, then yung trabaho mo, kukunti. Yan yung kinatawag nating control testing. Ito talaga yung pinakatrabaho natin, yung substantive testing. Ano yan? Ito na talaga yung time na nag-gather ka ng evidence on your own. So, what is the relationship now of control testing and substantive testing? If the control testing, if doing the control testing, you are going to establish that the internal control is good. Yung substantive test mo, okay, mas madali, mas kukonti. Okay, yan yung tinatawag natin na you are going to have more efficient job. Kasi mas madaling matapos yung trabaho kay konti na lang yung gawain mo, the fact that pag-test mo ng control nila, okay. Ngayon, pag-test mo ng control nila, sabi nila sa procedure ng voucher, ganito, ganito, ganito. And then you found out, hindi naman talaga siya nasusunod. Sa substantive test, ang dami mong gagawin. Okay? Kasi kailangan mo i-establish lahat na tama yun nandun. Yung mga amount na binayaran, yung mga amount na dineclare nila as receivable, yung amount nila ng inventory, kasi nga, hindi naman siya nagagawa ng maayos. According to your control testing. Naliwanag ba? Yes, ma'am. Okay. Ito, tandaan nyo ha, baka hindi ko na masabi sa sunod. Pwedeng hindi kayo mag-control test.
Pero hindi po pwede na hindi kayo magsa-substantive testing. Okay? Because we don't have direct responsibility and we do not gather evidence through control testing. The gathering of evidence is on the substantive test. Ngayon, kung pagpasok mo, di ba sabi ko kanina sa inyo, you are going to do background checking with a company. Kung sa background check nyo pa lang ng company, may establish nyo na walang kwenta yung internal control nila, pwede ka nang hindi mag-control test, diretso ka substantive test. Pero yung substantive test mo, malawak. Madami kang gagawin. Marami kang sample na kukunin. Just to give reasonable assurance that the financial statement, their assertion, is fairly stated. Ma'am, paano kung okay masyado yung internal control nila? Pwede na kami hindi mag-substantive test? Hindi. Sabi ko hindi. Hindi talaga pwede. You cannot miss as an auditor doing substantive test. Kasi ito yung pinaka-heart ng trabaho natin. Pero pwedeng kukonti. Kasi nga, okay yung internal control nila. Ibigyan ko na isang example ha, kung ano yung mga company na OA masyado yung internal control, as in maganda masyado yung internal control. Yung mga bangko, grabe ang internal control ng bangko. Grabe. Siguro naman naranasan nyo ba? Siguro naranasan nyo na mag-withdraw. Di ba pagka nagkamali yung pirma, ibalik, tapos mapirmahin ka doon sa harapan? Tama? Ngayon, di ba, parang ngayon, yung mag-withdraw, ay sorry, yung mag-over-the-counter ako ng ATM na ano, na card. Okay, kasi di ba maraming ano, maraming problema lately na yung pera nila sa bangko nawala kasi gi-withdraw pala sila ng iba, yung mga ganun. Yung sa phishing, it's actually my first experience when I withdraw, kasi pag halimbawa ang limit ng withdrawal sa ATM kasi is nasa 20,000. Okay, if you're going to withdraw more than, you're going to do it over the counter. So nag-over the counter ako. Buti na lang, kasi I'm not used actually to bring my card with me pag nag-over the counter kasi hindi naman siya hinihingi. Ang usually hinihingi, yung ID. Na ngayon, iba na. Dapat you should have the ID. Pag hindi pa kagandahan yung ID mo, hingian ka pa ng isa pang ID. Tapos kailangan nandun yung card. Which is hindi siya nangyayari dati. At dalawa yung validation signature. Eto ka na. Nakalimutan ko kung ano signature kong ginamit nun sa card specimen. Sabi nung teller. Ma'am, pwede magpirma ka pa isa? Okay. Siyempre alam ko na, hindi ito yung signature na sinulat ko dun sa specimen. Iba. So, nag-withdraw ako sa harapan niya, sabi niya pa. Sabi pa niya, malamang ito yung pirma ginamit ko. So sabi pa niya, so meron ka palang dalawang pirma. Sabi ko sa kanya, actually tatlo, hindi apat. Meron akong pirma pang attendance, intrams. Meron akong pirma pang attendance, meron akong pirma pang enroll, meron akong pang pirma medyo semi formal document, at meron akong pirma pang formal document. Yung binabayaran ako ng 5,000 per signature. Yes. Meron akong 5,000 worth of signature. One signature. So, two signatures means 10,000. Three signatures 10, means 15,000. Di ba? Malapit na kayo dun. Kailan nga? 2022? 2021? 2022, no? 2022. Tama ba ako, 2022? Yes, ma'am. Hindi pa kayo makasignature ng ganun sa 2022. Plus 3 years more. Meron akong inaudit noon. Kung 3 years more, ma'am, kung walang mag-hire. Hindi, pwede kayong magtrabaho sa audit firm. Pero hindi kayo pwede mag-sign. So pwede kayong junior auditor. Sabi ko sa inyo, ang unang gagawin ninyo sa pinaghirapan ninyo, grabe kahirap sa accountancy. Dumamatay na lang kayo, di ba? Dumamigti na kayo.
Girl, sabihan ko kayo, ang unang trabaho ninyo, ma'am, photocopy. Yun yung unang ginawa sa akin. Eh, photocopy mo ito. Sabi ko, ha? Grabe kahirap ng photocopy. Hindi ko alam paano mag-photocopy. For four years, hindi ako nakahawak ng photocopier machine. Yun yung unang binagawa sa akin, nag-photocopy. Eh, okay masyadong ano, ha? Yun yung reality. Tapos yung pag-gobyerno ang trabaho mo, ang una mong gagawin the whole day, mag-upo. Mas mahirap na trabaho yun. Kasi hindi mo man alam kung mag-ML-ML ka rin. Kasi yung tatabi mo sa tibulag, ML-ML man. Siyempre, bago ka pala, hindi ka mag-ML-ML. Kunwari, observe. Okay. Ang tawag ko doon ay, huwag na, malalaman nyo later. Okay? Yan yan ha, substantive and control testing. Ang daming gagawin. Ito yung mga ginagawa sa substantive test. Kayo na magbasa niyan. You physically observe, you examine, you obtain. Gagawin nyo yung lahat. Ma'am, experience ka sa ganyan? Yes. Kasi kahit accountant ka, di ba we prepare financial statement. So we should establish ending inventory. So we do inventory count. Ma'am, physically observe. Pag mag-inventory count, girls, listen to me. Please do not wear palda. You know palda? Skirt? Kasi minsan, kailangan mong sumakay sa forklift. Kasi hanggang doon, hanggang isang anong warehouse yung bibilangin mo. Kung nakapalda ka, grabe, as in heaven yan sa lahat ng nakatingin sa'yo sa baba. Okay? Ma'am, naranasan mo, ma'am, sumakay sa forklift? Yes, yan yung pinakamasayang experience ko sa inventory count. Ma'am, anong forklift? Yung ano, yung ganun. Yung sa ano, nakapunta kayo ng pier? Yung mga nagaganon-ganon-ganon doon sa pier, o doon. Okay? O yan, sa inyo yan. Okay, we finalize now. We are now going to make our conclusion. Okay? So in yes, making ma'am. Conclusion based on the evidence, we are now going to decide whether the financial statement is fairly stated or not fairly stated. Or meron ka pa isang option. You are not going to make any conclusion at all. Pwede ba yun, ma'am? Yes. Especially if you are prevented or you did not gather appropriate and sufficient evidence. Ito na yung mga gagawin nyo kung ito yung mga ite-test natin. Inyo na yan, ha? Hindi ko yan di-discuss dito. Yan. Okay? Ito na yung tanong. Quiz na ito, quiz. Please, sagutan niya ito. Ngayon na. Sige daw, get 1/4 sheet. 1/4. Mom, time na. Sure. Ma'am, pwede sagutan na lang namin yan later. Okay. Assignment niya yan, ha? Yes. Assignment niya. Yay! Okay, assignment niyo. Yes, ma'am. Assignment ninyo yan to be part. Ay, teka lang. Meron akong question. Di ba sa Thursday, Muslim holiday? Yes, ma'am. Eh, hindi, ma'am. Ninoy yata. Friday pa yung Friday. Ay, okay. Among Jedi, Adam. Ano yan siya? Mag-pray kayo? Ano, ma'am? Hindi, ma'am. So, pwede po kayong i-meet sa Thursday? Ay, sa... Ay, Wednesday pala tayo, no? Sa tax pala yun. Ah, hindi. Okay. Sige, assignment din nyo ito. We will discuss the answer on Monday. Okay? Mga mujadid, ma'am, kay New Year ng Islamic calendar. Wala kayong ano yan? Wala kayong celebration yan? I mean, walang prayer? Wala, ma'am. Walang kanduli yan? Ganun, wala?
So ibig sabihin, hindi ako violation ng any hindi ako i-violation ng any practice kung halimbawa i-meet ko kayo saglit sa tax. Yes, yung may mga tax sa akin, yung Mr. Mabang, may tax ka sa akin, no? Yes, ma'am. Pwede ba? Pwede? Yes, kasi ma'am. I feel so guilty. I did not see you yesterday. I know some of you waited for me. Kasi si Ma'am Irwella mo magpa-makeup classes sa Thursday. Ah, okay. So, okay lang, mag-meet ko kayo sa Thursday. Siguro mo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mag-post na lang ako doon sa klase natin, ha? Yes, ma'am. Eh kung hindi, bigyan ko na assignment. Ma'am, na lang tayo na Thursday. No, no, no. Hindi, madali lang naman, gross estate. Yes, ma'am. Total gross estate, yung mga madali na naman yun. You just classified them tangible, personal, ganun naman. Okay, ito yung inyong assignment. Makinig. Ito ang remaining ng slides. Pakisagot. Okay? And this would form part as your assignment and it's a graded assignment. Okay? 33 hanggang 70. Oo. Ilalagay ninyo ang sagot sa Google Classroom. Lalagyan ko yan siya ng number. Tapos A, B, C, i-ano nyo lang dito, tuklok-tuklok nyo lang ha. Okay? You yes, answer ma'am. This one, i-open ko yung assignment na yon sa Friday. So pwede nyo na siyang sagutan Friday to Monday. Basta you can submit it before 7:30 on Monday. Okay? Sige. Do you have question for any clarification? May mga ano ko dito. Okay, thank you, Hara. Wala kayong tanong? Naintindihan yung pinagsasabi ko? Yes, ma'am. Naintindihan nyo. What do you want? Me do the discussion or we are going to have full group reporting? Ako na lang, no? Yes, tapos, you just read in advance yung slides na gagamitin ko. Ipadala ko na sa inyo. Basahin nyo yes, na. Ma'am. Para mas mabilis yung discussion natin para hindi ako kakain ng 1 hour ng Google Meet at hindi kayo maubusan ng data. Okay? Yes, ma'am. Sige. So if you don't have any question then, let's call it a day. Our classes ends at 9:30. You go through on the review exercises. Okay, you go on the review exercises. This would be your assignment. Plus, you have the book. Ma'am, wala pa nag-get mo. Wala pa nag-get mo ng libro. Sataya ko nito. Wala pa po, ma'am. Uy, wala pa, ma'am. Kawawa naman. Sige, I will just be posting some materials. Tapos, sagutan lang natin. That would be our exercises. Huh? But yes, this time, but this one will be your assignment. Okay? Apo. If you don't have any question, then... Bye! Yes, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Uy, salamat. Bye, salamat talaga pagpasok sa ma'am. Klase natin. Thank you. Bye, ma'am. Uy, teka lang ha. You have to make sure that you have understood me. You have to make sure to raise question if you do have doubts. Ma'am, pwede kaming mag-PM sa'yo. I-private message nyo ako doon sa Google Classroom.